mga nagagandahan at mga nakakamanghang mga pugad sa buong mundo. Talagang mapapabilib ka dahil sa tahanang gawa na walang kamay ang ginagamit, ang tuka at paalamang. Yan po ang nilalaman ng ating kwentuhan ngayon. Alam kong busy ka, pero break muna. Relax! Mabilis lang to, promise! At dito lang yan sa isang channel na kung saan maring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo. Weaver Bird Nest. Ang paglikha na isang magandang pugad ay isang paraan na isang lalaking weaver bird para maakit ang mga babae. Dahil kung nagustuhan ng babaeng ibon ang ginawa na isang lalaking weaver bird, tutulong ito sa paggawa ng pugad at hanggang matapos ito. At sabay na silang tumira sa kanilang pugad hanggang makabuo na ng pamilya. Diba mapapasa ng Olga na lang? Ang kanilang pugad ay mas pinatibay. Kahit pa may malakas na hangin ay hindi itong kayang liparin at walang tubig na papasok sa loob dahil ito ay talagang waterproof. Hammer Cup. Kung ang lalaking weaver birds ang unang gagawa ng pugad at kung magugustuhan ng babae ay tsaka pa tutulungan, ang hammer cup ay iba dahil ang dalawang pares mismo ang sabay na gagawa ng kanilang pugad. Kaya nilang makikipag-communicate sa isa't isa gamit ang kanilang tuka, kung ano ang kanilang gagawin at kung kailan nila sisimulan ang kanilang pugad. Pero kadalasan ang naiwan sa pugad ay ang mga babae at ang mga lalaking hammer cup naman ay maghahanap ng kanilang makakain. Sa isang taon, ang isang pares ay kayang makagawa ng 5 pugad. Ruby-throated Hummingbird. Ang unang dalawang ibon na ating napag-uusapan ay may pagtutulungan sa kanilang partner sa paggawa ng pugad. Ibahin niyo ang ruby-throated hummingbird dahil ang babaeng ibon lang ang tanging gagawa ng pugad mula sa pagkuha ng mga kinakailangang kagamitan para makagawa ng pugad at pag-alaga na rin sa kanilang mga supling. Basically, ang tanging contribution lang ng lalaking ruby-throated hummingbird ay ang pakikipag, alam niya na. At ang tanging ruby-throated hummingbird lang ang ako sa lahat ng mga responsibilidad. Bog Eagle Nest. Ang kanilang pugad ay tinaguriang the largest nest in the world na may habang 2.9 meters at may lalim ng 6 meters. Ang pugad na ito ay may bigat na hunggit kumulang 2,000 kilograms at ang dalawang pares mismo ang sabay-sabay na gagawa ng kanilang pugad. Edible Nest Swiftlet. Ito ay maliit lamang na ibon na may habang 6 na pulgada na may bigat itong 18 gramo lamang. At alam nyo ba ang kanilang pugad ay pwedeng kainin? Kaya nga ito'y tinatawag na edible nest. Ito ay medyo may kamahalan lang, bali $4,000 kada kilo. Marami ang mga kumakain ito sa bansang China dahil ito ay isa sa mga Chinese delicacies ng mga Chino. European Bee Eater. Ang sobrang cute at maraming kulay na ibong ito ay parang hawig din sa mga estilo ng mga kuneho dahil gagawa sila ng tunnel sa ilalim ng lupa. Nakakasya ang 5 hanggang 8 mga itlog. Silang dalawa ang gagawa nito. Kung may itlog na, silang dalawa ang magbabantay o mag-aalaga sa mga itlog. Ang lalaking European bee eater ay siyang maghahanap ng pagkain at pag makakuha na siya
magbibigay siya sa kanyang partner na babae. Ang malaking parte ay para sa babae at ang maliit na parting natira ay para sa kanya. O diba, inuuna niya yung babae bago ang kanyang sarili. Sociable Weaver. Ang sociable weaver birds ay gagawa ng pugad para sa lahat. Para bang masasabi mong gumagawa sila ng pugad para sa lahat? Parang pugad pang komunidad. Dahil marami ang mga pugad ang gagawin nila, wini-welcome nila ang mga iba't ibang ibon na gustong tumira nito. Kaya nga pinangalanan silang sociable weaver birds dahil hindi lang naninirahan dito ang parehong uri nila. Welcome din ang iba pang uri ng mga ibong gustong sumilong at maninirahan sa ginawa nilang pugad. Horncoot. Ang kanilang pugad ay pinapalutang lang nila sa ibabaw ng tubig dagat na may lalim na 3,000 meters hanggang 5,200 meters. Ang lalaking horncoot ay mas malaki kung ikukumpara mo ito sa mga kababaihan. Ito ay may habang 62 pulgada at may bigat na 2 kilo. Ang kanilang pugad ay tila ba isang artificial island na may bigat na aabot ng 1.5 tons. Gear Falcon. Kadalasan, ang kanilang pugad ay nasa mga mabatong pangpang at hahanap lang sila ng butas na kakasya lamang sila. Ang kanilang pugad ay gawa lamang sa mga patay ng mga sanga ng kahoy. Woodpecker. Ang mga ibong ito ay naninirahan sa mga kagubatan. Napakatibay ang kanilang mga tuka at ito ang ginagamit nila para makagawa ng butas sa isang kahoy. Kung nagagawa na sila ng butas ay tsaka pa sila kukuha ng mga halaman o mga damo para ilagay nila sa loob. At meron ding pagkakataon na may mga taong naglalakad sa mga kagubatan at may nakarinig silang parang nagda-drums. Pagtingin nila ito pala ay woodpecker. Ang ibig sabihin lang talagang malakas ang kanilang pagtuka. Kaya marami din ang nagtatanong kung sa lakas ng kanilang pagtuka at paulit-ulit, hindi kaya sila nahihilo nito? Rufus Hornero. Ang nakakamanghang mga ibon na ito ay gumagawa ng pugad na mula sa putik. Ang lalaki at babaeng ibon mismo ang magtutulungan para makagawa sila ng kanilang pugad. Mahirap man itong gagawin, pero sobrang easy lang yan sa lalaking ibon dahil pagkasama niya nagtatrabaho ang kanyang darling. At normally makakwento tatagal ng 2 linggo ang paggawa nila ng kanilang pugad. Sino kaya ang hindi mapapabilib sa kanilang kakayahan na magsalita? Mga ibon man sila pero kaya nilang gagayahin ang mga salita ng mga tao kahit pa ang mga iba't ibang tunog ng mga hayop. Hindi ka lang mapapabilib nila sa kanilang kakayahan na magsalita, pati na rin sa kanilang talinong taglay.
Kaya sa ating susunod na kwento, ating pag-uusapan ang 10 pinakamatalino at nakakapagsalitang ibon sa buong mundo. Malapit na, kaya abangan! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Pero babati muna ako ng happy happy birthday sa ating sulit kakwentong si John John Couscous, dahil siya po ay nagpaabot ng mensahe sa akin na wish niya daw na magkaroon ng isang vlogger na babati sa kanyang kaarawan. Wish granted kakwento, kahit na munting channel pa lamang ako, pero laking tuwa ang aking nararamdaman dahil sa munting channel na ito. Isa ito natupad sa iyong kahilingan at mas lubos ko yung ikinagagala kakwento. Stay safe always, God bless you and more birthdays to come. At mga kakwento, paalam muna sa ngayon at hanggang sa muli.